binigyan ko lang po ng reaction yung napanood kong video tungkol sa isang lola ng isang YouTuber na mamalimos. So, yun nga guys. So, dahil dun sa na-trend po yung video na yun is talagang humakot po siya ng million na views. Pero dahil po dun, may mga natamaan po ng mga YouTuber, kung sino-sino po ang na-mention. Actually guys, naka-off comment na po yung nag-post nun. Nag-off comment siya para siguro maiwas issue na rin. Pero dahil nga marami nga po nag-react ng mga YouTuber, mga vlogger dun sa video na yun is meron pong umamin or sabihin na natin hindi na natin kailangan na alamin kung sino dahil mismong Apo po ay nag-post na rin po about sa issue na yan. Actually po, tiyahin niya po yun. Tiyahin po ng nanay niya, so Apo sa pamangkin, parang ganun. So, yun na nga po. So, kung mapapansin niyo po, dun po sa part 1, pag pinanood niyo po talagang parang maaawa kayo, parang aping-api na po yung matanda, una walang tumutulong na kamag-anak, or kung ano paman. Pero, kung maririnig niyo naman po yung side nung Apo, yes, malalaman niyo na hindi pala ganun dati, na may something talaga sa ugali nung matanda, mga ganun. So, ang masasabi ko lang naman po, guys, magiging reaction ko lang. Hindi naman totally masama yung pinost ni ng isang YouTuber. So, kahit hindi ko na-mention, alam na po yan ng YouTube world. Kahit hindi naman talaga totally masama kasi ginagawa niya po talaga yung pagiging mag-experiment, yung namimigay ng kung ano-ano, namumudmud sa tao, talagang nag-aano siya sa mga taong nasa kalye na nakikita niya yan, namimigay siya sa mga namamalimos, minsan binibili niya yung paninda ng mga namamalimos kasi nakasubscribe din ako sa kanya. So, kita ko naman, tumutulong naman po talaga siya. Kaso nga lang po, ang pinagkaiba today is yung caption niya po dun sa YouTube niya, sa vlog niya is kakaiba. So, talagang maraming tatamaan na vlogger, maraming tatamaan na YouTuber na sino nga ba yung YouTuber na pinabayaan yung lola, ba? Diba? Doon, yun nga guys. So, dahil nga sa issue na yan, medyo tinamaan po yung isang YouTuber at artista na din at singer na din po siya at sikat na sikat po talaga siya this year, sikat na sikat po siya, marami po mga yun. So yun nga guys, so nag-comment nga po siya dahil nga po dun sa issue na yun at sinabi niya po yung lahat-lahat kung ano nga po yung mga naganap dati, anong nangyari dati, kung ano ang tita, ang lola niya dati at yun na. So guys, so syempre kahit sino naman parang dahil nga doon sa video na yun ang dami na mention na mga YouTuber, baka Apo to ni ano, ganyan to ni ano, kasi sikat na YouTuber nga po yung caption. So talagang halos lahat ng tao na nanonood kay Jose, yun na nga po yung YouTuber, para magsesearch sila sino kaya tong YouTuber na to, sino kaya yung sikat na YouTuber na to. So, yun na nga guys, dahil nga sikat, madaling mahanap, madaling makita, at madaling malaman kung sino yung YouTuber na yun. So, yun na nga guys, imemention ko na rin po kung sino po yung YouTuber na sikat na yun is si Donalyn Bartolome po. Yes po, si Bartolome, si Donalyn. So, yun na nga, nagbigay na rin po ng pahayag si Donalyn Bartolome about dun sa issue na yun, sa caption, at dahil nga marami na sangkot at maraming nasangkot ng mga YouTuber. Oo, madami pong sumabit na pangalan. Ganto ba kasi ano to? Baka ito yung account ganyan. Baka ito yung sikat na YouTuber. Pero dahil na rin, nagsalita na rin si Donnelly. So, yun na nga guys. So, kung mapapanood nyo yung sa channel ni Donnelly, nandun po yung explanation siya. Maiyak-iyak siya dahil napapahiya nga siya. Dahil hindi naman niya alam kung bakit naging ganto yung lola niya or what or something, diba?
So, yun na nga guys, minsan, wag din natin dalhin ang pagiging chismosa dito sa YouTube, diba? Ay, sorry. Ang sorry. Oh my God. Yun. Yun na nga dahil tayong sumabaybay sa ating mga idol. Actually, idol ko yun si ano eh, si... Sana all. Oh, sana pumayat din ako, diba? Yun. Nakasubscribe din po ako kay Donalyn dahil alam ko po dahil idol na idol ko rin po siya kahit ako nabigla din dun sa post niya about dun sa sikat na YouTuber na yan. So, yun na nga guys yung masasabi ko. Ang masasabi ko lang guys, huwag natin dalhin pagiging chismosa natin dito. Chismosa nyo! Oo! Chismoso, chismosa, talaga dito sa YouTube. Oo, yun na nga. Isa na ako dito. So, yun na nga, guys. Again.